So, record natin. Okay. So, ito yun. Pag okay na siya, punta tayo sa files. Tapos, ito sa ating files is punta tayong backup. Pag-click mo ng backup, lagyan natin ito is 1-5. Ito lang ang temporary pangalan. 1-5. Half-light. 1-5. Half-light. Okay. So, yung time natin ngayon, ating date natin ngayon is 3-9-24. Tapos, pwede nyong ano, para pa hindi makopya ng iba, pwede mo lagyan ng password. Yung password natin is ano lang, 1Q2W3E4R5T. So, yung password natin. Tapos, click mo, backup. Yan. So, actually, itong configuration natin, lahat nito, ang password is, yun lang, no? 1Q2W3E4R5T. Yung admin natin, yun din. Yung dito sa ating system, dito sa ating users, tapos nakasulat yan, Pisonet, nakalagay niyan, password is same, ganun pa rin yung password niya. Kaya ang ilalagay natin sa node is ganun din. Okay? So ngayon, halimbawa, naka-zero config tayo, no? So system tayo, tapos kung gagawin natin yan, yung sa ating files, ano ba, meron kang backup dyan na files. Yung backup mo is, halimbawa, ilagay mo yung backup mo dito. Drag and drop lang. Yan, meron ka ng 1-5 backup. Tapos, next is, yung gagawin mo is, system. Tapos, reset configuration. So, kapag mga bagong ano, billing Microtech, yung gagawin nyo, ano? System, reset, then, no default configuration. Yun dapat, no? No default configuration. Tapos, reset configuration. So, mangyayari dyan is mag restart yung ating Microtech. So, mag-restart din siya. Okay, restart na siya. So, ito yan. So, ibig sabihin, di na siya pwede automatic mo na ma-restart kasi wala siyang default configuration. Kaya yung gagawin natin dyan is dapat blank yung kanyang password. Refresh natin. Hintay natin lang pa siya. Ito na siya. CRB 941. So, click natin siya. Tapos, wala siyang password kasi naka-reset siya with no configuration. Tapos, connect natin. Yan. Pumasok mo siya. Ito mga ganito, lalabas siya na magpa-change password. Kapag lumabas na mag-change password siya, ibig sabihin updated yung Microtech. So, wala naman siyang old password, kaya lagyan natin new password. 1Q3E4R5T. Tapos, confirm. 1Q3E4R5T. Change now. Yan lang. Pag na-change po na yan, tsaka mo siya ano uli. System, tapos reboot. Bakit? Para ma yung ano mo, yung config mo is papasok, no? Para wala nang masyadong ano, wala nang masyadong babaguhin. Pero pag ganito na gagamit tayo ng backup, pwede na siyang hindi mag-reboot. Kapag mano-mano, manual ang setup mo, kailangan mo siyang reboot. Pero pag ano ka, gagamit ka ng restore, pwede na siyang hindi i-reboot. Dito ka lang sa files, hanapin mo yung backup mo, ito. Tapos, restore. So, tingnan natin na kapag naka, ano siya, no default config, wireless, naka-disable yan, interface, yan, naka-default yung lahat ng pangalan,
Tapos yung bridge niya is wala rin, no? Wala rin bridge na nakikita. So, gagawin natin is to restore. Dito tayo sa files. Click natin to. Tapos restore. Yan. Restore. May password yun, di ba? Password yun. Tapos restore. Yan. Yes. So, magre-report yan siya. Okay, so hindi na siya papasok kasi need niya yung need niya ng password, no? Need niya ng password. Okay, so hintayin natin lumabas, refresh. Ayan, ito na. Lumabas na siya. Password tayo. 1QW3E4R5T. Tapos connect. Ayan, connected na siya. Okay, check natin. Interface, meron na. VLAN, andyan na. Kompleto na lahat. Di ba? So, yung wireless LAN natin, yung wireless, ayan, ito na, na-config na. Diba? Ayan, wireless LAN. Dito, naka-ipibridge na siya. Ayan, kompleto. Okay. Minsan kasi, yung iba, kapag need pa siya, i-activate yung new wireless LAN. Dito is na experience natin, automatic na, no? Automatic na. Pati yung wireless LAN niya is naka-activate na, na-restore na pati yung kanyang wireless. Check natin ang firewall, filter rules, matic, andyan na, NAT, yan, naka-NAT na rin, mangle, yan, meron na. Maka ano rin siya, yung anti-tittering, yung anti-sharing natin. Yung ginawa ka dyan, yung out interface niya, LAN na, ano. Yung dati kasi, dine-declare pa natin, pati yung lahat ng VLAN interface, nilalagay natin dyan. Dito, yung ano na, out interface na LAN. Automatic na, no? Isang ano na lang. So, ito, nakalist na. Yung sa natin, IP, hotspot, yan. Kompleto na yung bindings, walled garden, andun na rin. Yun lang, no? Yun lang mga tinitingnan natin, eh. Yan, okay na rin. Matic na. Server profiles, meron na rin. Nakacheck na. Login natin. Yan, script. Script natin. Check natin. So, profiles. Yung script, if meron na script. Okay lahat, no? Kopya lahat. Pati yung ating mga nasa netwatch. Ayan, lahat. So, okay na, no? Kopya na siya. Lahat is ready na, no? Diretso na siya. Matik na. Yung gagawin na dyan, paano lang? Paditik na lang ng yung node. So, yun lang, no? Yun lang mga paano mag-back up tsaka mag-restore gamit yung ating 1FI na backup. Okay, so start natin recording. So yun lang mga steps, no, na gagawin natin.